Welcome back. Again, my brothers and sisters, as I have said, we are defined by our missionary character. Without a mission, we are not a church. And we must know our purpose. We all know what the synod means, that is journeying together as a people of God with a purpose in mind. To know the purpose, we were given ways to hear God through our ears, through our eyes, and through our hearts. And before we had our break, I started already on how we can, as a people of God, hear Him in four ways. As I have said, we must be attentive. Attentive not only to the things we want to hear and see, but even to the things we don't want to hear and we don't want to see. Kasi may mga biases tayo. Ano po? Ang mga pinapakinggan lang natin, yung mga gusto lang nating marinig. Ang gusto lang nating makita o tinitingnan lang natin ay yung mga gusto lang nating makita. But God is inviting us to listen and be attentive even to the things we don't want to hear. Second, it is important that we are intelligent. Intelligent. We use our intelligence when we listen. Ano po? Because intelligence will help us determine whether it is right or wrong. Gamitin ang isip. Ano po? Hindi pwedeng puro puso. Dapat may utak. Palagi ko yan sinasabi sa mga kabataan ngayon, pag kayo'y iibig, huwag kakalimutan ng utak. Ano po? Hindi pwedeng puro puso. Ha? Hindi pwedeng puro puso. Be intelligent. Be intelligent so that you will know the right path to take. What is the right path to take? But there's another way. Attentive, intelligent. Yung isa po, be reasonable. I think as a church, many times, we are unreasonable. We are too rigid in terms of the laws of the church. Ano po bang pinagkaiba ng intelligent sa reasonable? Ano po pinagkaiba ng intelligent sa reasonable? Ang halimbawa ng intelligent ay, in this season of Lent, you pray, you give alms, and you fast. Alam natin po yun, di po ba? No? Pag sinabing, ano bang definition ng fasting? Ang definition ng fasting ay, you eat only one full meal a day. You eat one full meal. Ang pagkakaintindi nila ng fasting ay, you fast one meal. Di po ba, no? Tama po ba? Ang pagkakaintindi ng marami, pag sinabing fasting, you skip one meal. Ang ibig sabihin po ng fasting, you eat only one full meal a day. So kung ikaw ay kumakain na tatlong beses, isang beses ka lang kakain. Yung definition ng fasting nila, tatlong beses kang kakain, isang beses kang hindi kakain. Mali. Intelligent. Parang nabigla kayo. Sa tanda niyo yan, ngayon niyo lang nalaman. No? Ha? That's how we define fasting. You eat only one full meal a day. At kung ano man ang masisave nyo doon, you give it to the poor. To the poor. Ano po? Ano yung reasonable? Ano yung reasonable? Ang reasonable ay,
Yes, you eat one meal a day. That is the intelligent way of understanding the law. But what is the reasonable way of understanding the law? But you are sick. You are sick. You are diabetic. You cannot only eat one meal a day. You will die. Diba? So be reasonable. Halimbawa, during the consecration, you kneel. Pero, may mga taong talagang sira na ang tuhod. Hindi na talaga sila nakaka-kneel. You cannot judge them. Be reasonable. Naintindihan po ninyo? May mga greeters ang lodo kay lod. Kawawa naman. Hindi po ba? Ano? Po, hindi ko kayo makalod, tayo kayo. Eh, hindi na nga makatayo eh. Hindi po ba? Ano? Sasabihin, pag nagpunta kayo sa Europe, most of the churches don't have kneelers anymore. Why? Because most of the people who go to church in Europe are old people. If they kneel, they will not be able to stand. So, may upuan na lang. Diba? Be reasonable. Don't just be intelligent. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung po bang attentive kanina nang taintindihan ninyo? Be attentive to the signs of the time. Diba? When you discern, when God asks you to do something, it happens through time. Kaya nga pinapaliwanag ko through experience. Ano sabi ni Bishop Bacani? Ang biyaya ay isang regalo na kung saan pag may hiningi sa iyo ang Diyos, di ka makakatanggi. Napakagandang definition yun. Iniligtas ako ng Diyos sa pagkakasaksak. I was spared. I survived. In 1981, half of my body was paralyzed because one of the stab wounds, ano po, lumampas sa braso ko. Manipis lang yung braso ko. Tumagos hanggang tagiliran. Sabi ng doktor, according to the x-ray, nakita ko naman yung x-ray, 2 millimeters from the lungs. Ang sabi ng doktor, Totoy pa noon eh, 1981 eh. Totoy, kung nabutas yung film that covers your lungs, you have been long dead. Can you imagine? 2 millimeters from the lungs. And you have to be attentive because there must be a reason. Hindi ka agad-agad sinasabi ng Diyos why God spared me from dying, from death. It happens after 10 years. Kaya ano sabi ko kanina? I survived a stroke. Not only half body paralyzed, completely paralyzed. Nag-block yung veins dito sa liig. Ano po? Mayroong maliit na medusa? Medulas? Ano ba? Ano ang tawag? Medusa? Parang siya, ano? May asya tayo dito. Ano po? Medulas, ano po? Ano? Medula. Ay completely paralyzed. I was not even allowed to eat because they suspected that all the muscles in my neck are paralyzed. So if I try to swallow, it could choke me to death. Huh? Oh, kaya nga, nagtataka sila, nakakapagsalita pa ako. Ano po? Nung nandun ako sa ICU, nandun ako sa emergency room, nadidinig ko silang lahat. Ano po? Even though I cannot open my eyes. Sabi ni isang doktor, ano, nakakarinig po ha? Ano po? Ang tayo? Sabi ko, opo. Aba, nagsasalita po ha? Ay sabi ni isang doktor, tinawagan niya yung kaibigan kong doktor, sabi niya, Father Dave might not make it. Might not. Ha? Kasi wala na eh. Malana.
But I survive. I believe because there is a purpose. There is a purpose. Huwag niyong antayin may stroke kayo. Huh? Okay? Be attentive. Be intelligent. Be reasonable. And lastly, be responsible. Nadinig mo nga, naintindihan mo nga, naipaliwanag mo nga, kaya lang ayaw mo namang gawin. Ay, wala rin. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo doon sa don't worry, it is the thought that counts. Nadinig niyo na ba yan? Naku, talagang sorry, talagang pinilit kong makarating, kaya lang na-late ako. Sorry. Oh, don't worry, it's the thought that counts. Di po ba, na? Oh, sasabihin ko sa inyo, hindi kayong makakarating sa langit for the thought. Seriously. You cannot find in the scripture that says you will go to heaven because you entertained the thought of wanting to do good. Diba? Wala. In the book of Matthew, in the judgment day, sino ipupunta lang sa langit? Who feed the hungry, who has given drink to the thirsty, who clothed the naked, who welcomes strangers, who visit the sick, who visit those who are in prison. Of course, dinagdagan ng simbahan, who buried the dead. Wala doon sinasabing, who has the thought of. So stop thinking that you will go to heaven with the thought. Alam nyo, gustong-gusto kong umatin dyan, kaya lang. Ha? Well, wala ka. Nakuha po ninyo? Wala ka. We have to be responsible. I hope maliwanag lahat ito, ha? Maliwanag. Birth, purpose, mission, and do not commit the mistakes of knowing, of doing what is right, and yet it is not what God wants you to do. So you must learn to listen with your ears, with your eyes, with your heart. And when you listen, you must be attentive, intelligent, reasonable, and responsible. So pag walang action, wala. Dapat pagkatapos ng retreat na ito, may action. Yun ang malungkot. Di po ba, ano? Yun ang malungkot. Ha? May action. Ha? The essence of synodal journey lies in the fundamental truth that we must never lose sight of what? To put into practice the will of God. The will of God. If you pray the Lord's Prayer, sabi po ni St. Ignatius of Loyola, you can never be wrong in praying the Lord's Prayer. Why? Because it was God who taught it. And what is in the Lord's Prayer? Ano sinabi doon? Thy will be done. Hello? Walang sinabi doon that I may get what I prayed for. Thy will be done. Ang kasama lang doon ay ano? Give us this day our daily bread. Can you imagine? The bread that God will provide is what you will eat today. Not tomorrow. Not tomorrow. Kaya if you have a bread to eat today, you are already blessed. You are already blessed. What is the logic of the food manna? What is the logic of the food manna? The manna from heaven is something you have to eat today.
Because the next day, it will become rotten. Kaya give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Tayo, ano tayo eh? Pakyawan, di po ba, no? Hoarding, pagkamisan, hoarding. Di ba? But if you look at the Lord's Prayer, ang mahalaga doon, that you will be able to do the will of God, and God will provide for you your bread for the day. Because that is the purpose, to do the will of God. To do the will of God. Why are we here? Hopefully, we want to know the will of God. Hopefully, we understand that I am not alone in this journey. But, you have to ask the question, where are we going? Where are we going? And hopefully, you know that, hopefully, I hope, you all want to go to heaven. Tama po ba? Even though, hindi sabay-sabay, no? Pwede kayong mauna, di ba, no? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating, alam naman sabay-sabay tayong umalis, di po ba, no? Ha? We all want to go to heaven. If you don't want to go to heaven, forget about these things. Forget about going to mass. Forget about what? Doing the right thing. If you don't want to go to heaven, forget about God. Sayang lang. Sayang lang if you don't want to go to heaven and you're doing all these things, this is a waste of time. Hello? Naintindihan po ba ninyo? We are doing this because we all want to go to heaven. Sana'y magkita-kita tayo sa langit, di po ba? No? Ay, nakita kita sa sundigan dati. Ay, oo. Oh. Yun nga. Di ba na, natutulog ka pa noon? Di ba? So, nandun ka, di ba? No? We want to go to heaven. We want to go to heaven. The purpose of doing the will of God because we want to go to heaven. Ano po sabi ni Simon Sinek, a good writer? If you want to walk fast, walk alone. You want to go to heaven alone? And you want to go to heaven fast, walk alone. Diba? But if we want to walk further, walk together. If you want to walk fast, walk alone. Kasi, hindi naman lahat ng kasabay mo kasi bilis mo maglakad, di po ba, no? So, walk alone. But if you want to walk further, gusto mo malayo ang iyong marating, walk together. Because we need people to encourage us, to strengthen us, to support us. Walang lone ranger sa buhay pananampalataya. Yun ang sabi ni Simon Sinek. Dinagdagan ko yun. Because it is not enough that you walk fast. It is not enough that you walk further. You must reach your destiny. What is the advantage of walking further if you fail to reach your destiny? Tama po ba? Anong kasabihan ng matatanda? Ha? Madalas ko ito nadidinig noon, inspiration ko ito. Ang alin? Naku, ikaw, Totoy, papunta ka pa lang, kami pa uwi na. Nadinig po ba niyo yan? Yan ang sinasabi ng matatanda. Ako, bilib na bilib ako noon. Mabuti pa ito, pa uwi na. Di ba, no? Ngayon, matanda na ako. Pag may nagsasabi sa akin, papunta ka pa lang, pa uwi na kami. Ang tanong ko, saan ako kayo nakarating? Kasi walang uuwian din sa mundo.
We are just pilgrims. Nakikiraan lang tayo. Wala tayong babalikan. The process is birth, death, and rebirth. Understand that. Birth, death, and rebirth. You will never be born again in the same place you have born before. The rebirth is either eternal life or eternal damnation. Yan ang nakasulat, di po ba, no? Sa Tagalog, pagkatapos ng mamatay, either smoking or non-smoking. Yun lang yun, di po ba, no? Hindi ka na babalik sa dati. How we wish. How we wish. But it will never happen again. After our life here on earth, it's either eternal life or eternal damnation. Nakikiraan lang tayo. Nakikiraan lang tayo. Kaya, anong mahalaga doon? Ulitin natin, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk further, walk together. Ang aking dinagdag ay, but if you want to reach your destiny, walk with the right people. If you want to reach your destiny, walk with the right people. Because not all people wants to be where you want to go. That is a humbling experience for parents. That not all their children want to follow their footsteps. Di po ba? How you wish as parents, you want all your children to be where you want them to be. But they are not. Some of them decided not to. If you want to reach your destiny, you must walk with the right people. Kung gusto mo makarating, saan mo gusto makarating, sumakay ka sa tamang sasakyan. Di po ba, no? Kubaw, 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 kubaw! Di ba? O saan ka pupunta? Di sa terminal na kubaw. Kubaw, kubaw! Yung iba nga sigurista eh. Pagdating doon, kubaw? No, tatanong po. Nalaki na ng leg na sumisigaw, nakubaw ito. Kubaw yan? Kubaw. Di ba? Sigurado ka. Ano po? My dear friends, my brothers and sisters, you ask again the question. Another question you have to contemplate tonight. Am I walking with the right people? Am I walking with the right people? You know the day you are born, you have to discover your purpose. Because we don't want to commit the mistakes of doing what is right and it is not what God wants us to do. We want to know the will of God. We want to listen to God. We listen with our ears, our eyes, and our hearts. Maliwanag pa po tayo doon. Di po ba? And when we listen, we must have to be attentive, intelligent, reasonable, and responsible. Now, you have all those capacities. You need to walk with the right people. You need to walk with the right people. Hindi sapat nakasama mo lahat, di ba? Ano sabi nila? Birds of the same feather flock together. So alam niyo yan. Birds of the same feather flock together. But the opposite is true. Birds of the same flock, feathers together. Intindihin niyo? Birds of the same feathers, flock together. Ang magkakakulay, magkakasama. Tama po ba? Pero totoo din yun, yung madalas na magkakasama, nagkukulayan.
Kaya isipin niyo yun. Am I walking with the right people? Don't entertain the thought that you will change the world. Because the world was here before you came. So you must be ready that the world can change you. Father, ano nangyari sa anak ko? Binantayan ko talaga yan. Oo. Pero ang daigdig ay mas malaki kaysa sa tahanan mo. Kaya kung sino man ang kasama ng anak mo, yan ang humuhubog sa kanya. Diba? Father, sabihin mo naman sa homily kung anong dapat malaman ng mga bata. Excuse me. Mapahaba ka nga lang ng 15 minutes ng homily. Haba naman. Diba? Yun ang palaging turo eh. Homilies must be short and sweet. Di po ba, no? It must be a miniskirt. Short enough to be exciting. Long enough to cover the essentials. Di po ba, no? Yan ang homily, di po ba? Because short homily moves the heart. Long homilies move the chair. Be with the right people. Regardless of the age, be with the right people. A Carmelite can never be a Carmelite by walking with the Polignans. If you want to be a Carmelite, walk with the Carmelite. If you want to be a Polignans, walk with the Polignans. If you want to be a Dominican, walk with the Dominicans. Diba? Kaya nga, sa parokya, sinasabihan ko yung mga nagsiserve. Ano ba? Mamili kayo. Hindi lahat ng, lahat na lang na organisasyon, sinamahan ninyo. Di ba nga? Mother Butler, AP, Lourdes, lahat na lang sinabihan. CWL, ano ba naman yan? Lahat ng uniforme, meron siya. Kaya pag gumawa ng souvenir program, lahat ng, bakit nandito ka lahat? Ay, member ako, Father, eh. Lahat ng organisasyon na doon siya. Para mabasag, sabi ko doon sa parokya, sa prosesyon, isusutin niyo ang inyong uniforme. Sabi niya, paano ko, Father? Simple lang po ang aking alituntunin. Sa prosesyon, isusuot ang uniforme. Pero ako, Father, paano ko? Sa prosesyon, isusuot ang uniforme. Tapos, di ba, no? Bahala ka. O di kada kanto, magbihis ka. Di ba ba? Ano ba talaga? Di ba? Pagka minsan tayo, hindi tayo maliwanag eh. Membership in the church is not a guarantee of heaven. Take note of that. Take note of that. You must walk with the right people. Yan. Second, alam na natin, di po ba, no? So, hindi lang yung sarili. Lalabas ka na sa sarili mo. You must check your environment. You walk with the right people. Ano sabi dito? You must continue to listen and be inspired by the Holy Spirit. Be inspired by the Holy Spirit. Kaya isang magandang prayer ay prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you struck the hearts of your faithful. Grant by the same Spirit, we may be truly wise and ever rejoice in the consolation. You pray. You always pray to the Holy Spirit. You always pray to the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will clarify your thoughts. Will clarify your thoughts. In so doing,
the letter of Peter, chapter 1 says, you will be able to conduct yourselves with reverence during the time of your journey, realizing that you were ransomed from the futile conduct handed on by your ancestors, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ as a spotless and blemished lamb, that we may become the person we ought to be rather than the person we want to be. Lord, make me the person I ought to be. Make me the person I ought to be. Sabi nga, why pray if I cannot obtain what I'm praying for? Well, prayer is a relationship. Lahat ba ng hiningi ni Jesus binigay sa kanya? Father, may hiningi ba si Jesus na hindi binigay sa kanya? Meron. In the agony of the garden, if you can take away this cup, di po ba, na? So, it means not all prayers will be granted. Not all prayers. So, huwag kang magtatampo sa Diyos na hindi, ba't hindi binigay ni Diyos, ni Lord? Because not all prayers are to be granted. You go back to the Lord's Prayer. You pray that you will be able to do the will of God. If you can take this cup away from me, but not my will, but your will be done. That is very important. That is very important. As I always say this, the difference between a successful person and a happy person is what? A successful person gets what he wants. A successful person get what he wants. A happy person wants what he gets. Hello? If you able to get what you want, you're a successful person. But not all successful person are happy. Who are the happy people? Those who wants what they get. Ay, di, hindi na lang ako magdadasal, Father. Hindi. Ang sabi ni Lord, pray unceasingly. Pray. Magdasal ka na walang humpay. Ano ipagdadasal ko? Ipagdasal mo pa rin ko anong gusto mo. Ano sinasabi ko? I rather ask and not receive than fail to receive because I did not ask. Again, I rather ask and not receive than fail to receive because I did not ask. Anong sabi ng blind man kay Jesus in the scripture? Anong sabi niya? Ang tanong ng Diyos, what do you want me to do for you? When you come before God in prayer, you always remember those words. What do you want me to do for you? And you must be ready to give an answer. How did the blind man, how did the cripple answer the question? How did the leper answer the question? If you wish it, that's the magic word. When you pray, when you come before God, the magic word is, Lord, if you will it, I can be clean. If you will it, I can walk. If you will it, I can see. Hello? Naintindihan nyo na? Paano magdasal? You don't come before God dictating to God what you want. You come to God asking God, Lord, if you will it, it can happen. Don't come before God by saying, alam naman ni Lord 'yun, alam naman ni Lord. Of course, alam lahat ng Diyos, alam ng Diyos kung
kung anong kailangan ng bulag. But still, God asked the blind man, what do you want me to do for you? So you, when you come before God in prayer, you always remember the thought of answering the question, what do you want me to do for you? Huwag kayong pupunta sa harapan ng Diyos, sabihin ni Lord, sasabihin niyo, Lord, bahala ka na. Mali yun. Yung bahala ka na. Mamaya, paglabas mo sa simbahan, nadapa ka ba? Lord, ba't mo ako pinayagang madapa? Sabi mo, bahala ako. Oh, ayari ka. Di ba? Do God wish you harm? Ay, magandang tanong yan. Do God wish you harm? And the answer is, sometimes God breaks your heart to save your soul. Listen, sometimes God will break our hearts to save our soul. Again, nagkakaintindihan po ba tayo? Kung may tanong, magtanong. You don't come before God thinking God knows everything. Bahala na si Lord. Alam lahat ni Lord. Pero remember the question, what do you want me to do for you? And you present your petition by saying, Lord, if you will it, gagaling ako. If you will it, maayos ang buhay ko. Di ba? Huwag kayong magagalit. Kasi pag kami sa nagdadasal ang magulang, Lord, sana naman huwag mapahamak ang anak ko. Tama po ba yan? Sabi ni Lord, yan ang panalangin mo, yung, pero yung anak mo, walang ginawa kundi ipahamak ang sarili niya. Di ba? No? Lead us not into temptation or else I will lead myself into it. No? Di ba? We rather ask, hello. Uwi na. We rather ask and not receive than fail to receive because we did not ask. Baliwanag po ba yun? Our goal is not to become the person we want but the person we owe to be. I hope naintindihan po niyo yung flow ng thoughts. Ano po? We need to journey together because we want to reach our destiny. We use the scripture not to be saved, but to be guided. To be guided. Ano po? To be guided. Again, my dear brothers and sisters, last three items, I would like to remind you, when you talk about mission, the church has three obligations. With regard to mission, the church has three obligations. And what are those obligations? To worship God, to preach the gospel, the third is to serve the poor. To worship God, preach the gospel, serve the poor. How do we worship God? To keep Sabbath holy, to keep the commandments. Sampu lang naman yan, hindi po ba? Ano? Pasalamat tayo, hindi tayo Hudyo. Ang mga Hudyo, mayroong 613 laws. 613. Ay, kung ang Pilipinas ay naging Hudyo, maraming Pilipinong hindi makakapasok sa pinto ng langit. Ano po? Worship God. Keep Sabbath holy. Keep Sabbath holy. Hindi lang yung alam mo na ang Linggo ay dapat magsimba. Magsimba ka. Ano po? Father, pwede ba ako sa online mass na lang? Kasi talagang nahihirapan ako maglakad. Kayo din? Di po ba, no? Because the importance of attending
a Eucharistic celebration is not the rites and rituals, but to receive Christ. Ang pinakamahalaga sa misa ay matanggap mo si Kristo sa banal na komunyon. Hindi yung, Father, nakakasunod naman ako. Pag tumatayo, tumatayo din ako. Pag lumulod, lumulod din ako sa harapan ng TV. Oo, pero pagdating ng komunyon, wala. Di po ba, no? How we wish the priest can extend his hands. At lalabas sa TV, no? The body of Christ. Di ba? Nakakatakot yun. Di po ba, no? Kasi yun ang the summit and the apex of our Christian life is to receive Christ in the Eucharist. Pero Father, eh wala nang piro-piro. Ano po? If you can go to the mall, you should go to Mass. Diba? Kasi hindi nakakapagsimba, pero nakakapag-mall. Parang ang hirap naman nun. Di ba ba? No? You must worship God. You must preach the gospel. How do you preach the gospel? As I always say this, live your life well. Because you might be the only Bible people are reading today. Live your life well. Don't entertain the thought that people are not watching you. Hello? Don't entertain the thought that people are not watching you. People are watching you. Baka akala nyo lang wala nakakapansin. When you go to Mass, when you go to a church, without you knowing, the security guard is watching you. The gardener was watching you. The people you talk in the office is watching you. And some of those you meet in the church is watching you. And the way you handle yourself is a way of preaching the gospel. Merong nag-upload ng reel sa Facebook. Sabi niya, kailan ba i-deliver yung pinapagawa kong santo? Tapos nagbumura siya. Hindi ako mapagdasal. Makulang hiya kayo. Nagpapagawa ka ng santo, tapos nagbumura ka, tapos hindi ka mapagdasal. Para saan yung santo? Diba, ano? Alam nila lahat yan. Alam nila lahat yan. My dear friends, my brothers and sisters, people are watching. And you can preach not by simply bringing a Bible, raising your voice in the streets, live your life well. A beautiful quote. Actually, it was not said by St. Francis, but they say it was said by St. Francis. What? You preach the gospel. Talk if necessary. It means you don't need to talk. Live your life well. Anong malaki iskandalo sa simbahan? Simba yan ang simba, nagpapa-5-6 naman. Simba ng simba, hindi naman nagbabayad ng utang. Di ba, ano? Alam ng mga tao. Alam niyo malungkot na uso ngayon? Anong malungkot na uso ngayon sa ibang simbahan? Ha? That people line up in communion with their hands crossed. Have you noticed that? Ay, hindi kayo observant. May mga simbahan na merong mahaba ang komunyon, yung mga nangungumunyon, pagdating sa harapan ng pari, nakakross ang kamay. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko po tatanggapin
ang komunyon, i-bless mo lang ako. Marami yan. Dumadami yan. Bakit di din nangungumunyon? Hindi nang umbisal. Pero ito malungkot na kwento. After the mass, tinanong ko, why are you not receiving the communion? You can always go to confession right after the mass. Sabi niya, my wife is watching me. If I will not go to communion, pagdating sa bahay, tatanungin niya ako, ba't di ako nangumunyon? Mag-aaway na naman kami, Father. So, rather than quarreling at home, I line up. Diba? Sabi ko, buti na lang, hindi mo kasunod lang asawa mo. Diba? Ano? Can you imagine? Kasi pag hindi ka nagsimba, mag-aaway kayo. Ngayon nagsimba kayo, pag hindi ka nangumunyon, mag-aaway na naman kayo. Diba? Ano? Ay, ang hirap, no? Nahirapan si Father. Kaya, iniisip ko, pag may pumilang ganun, kaganun. Ganun na din ako. Ano nangyari? What have we become? What have we become? Diba? We don't notice this because many of us don't care. But a beautiful story. A beautiful story. Somebody came. Sabi niya, Father, I just want to tell you. 5 years ago, I went to church with the thought of committing suicide. I went to church with the thought of committing suicide, asking God for forgiveness of what I am going to do after the mass. 5 years ago. So, hindi natuloy. Hindi po ba, no? Sabi ko, what happened? Sabi niya, I was so depressed, and when I entered the church, somebody welcomed me with a smile. Somebody welcomed me with a smile. And I know, looking at the person, she is not well off. I know, looking at her, she has her own problem. But she was able to smile. I was convicted because I know I can afford. I was humbled because if I have more than what she has, why is she capable of smiling and me thinking of committing suicide? I smile, Father, changed my heart. That was 5 years ago. Diba, ano? Kaya sinier ko yan sa mga greeters ko sa parokya. Ilang kaya mga sinimangutan yung nagpakamatay na? Because without thinking, diba, ano? Pagod na pagod ka, naiinis ka. Baka may nasimungatan ka. Hindi naman sana nag-isip magpakamatay, nagpakamatay na lang, di pa ba? My dear friends, kidding aside, the person sitting beside you in the church could have something in his or her heart that you, without you knowing, can change her destiny. Only with understanding that I am in a journey. I am in a journey. Lahat tayo may problema. May kanya-kanyang problema. Binabantayan tayo. Minsan,
during the consecration, I was really moved with gratitude as I consecrate. Talagang habag na habag ako sa sarili ko sa kabutihan ng Diyos. Ano? Sa kabutihan ng Diyos. Punong-puno ako ng pasasalamat. So when I raise the body of Christ, kita ng mga tao, lumuluha ako. Lumuluha ako. Ano po? Masayang-masaya ako noon. Kaya lang lumuluha kasi may saya ka na naiyak ay. Di po ba, no? Naku, pagkatapos lang misa, ang daming, anong problema ni Father? Bakit? Ano? Sana may second collection. Kung nag-second collection, tingin ko, malaki. Malaki. Di ba, no? Napansin mo lang kasi na umiyak na eh. Di ba, no? Pero hindi lahat ng umiiyak malungkot. Di ba? Sabi ko, ha, ganun po ba? Masaya-masaya ako. Kaya ako naiyak. Ha? Punong-puno ako ng pasasalamat sa Diyos. Kasi hindi lahat ng tumatawa masaya. At hindi lahat ng umiiyak malungkot. Di ba, no? Oh, be observant. Preach the gospel. Again, you worship God by keeping Sabbath holy, by celebrating the sacrament, doing the commandments. You preach the gospel by living your life well, thinking that you might be the only Bible people are reading today. Parents, please, please, stop blaming yourself when your children fail to follow your footsteps. May mga magulang, talagang sila ay depressed na depressed ng kailang mga anak ay hindi naging mabuti tulad ng kailang mga pangarap at panalangin. You have to understand this, that your children has a free will and they have the freedom to make a choice. It is not your will that they sin. It was their free will to sin. So kung ano man ang pagkakamali nila, huwag niyo sisihin ang inyong sarili. Kung ginawa niyo lahat ang dapat niyong gawin, ipagdasal niyo na lang na sana, ang Diyos ay maging mahabagin sa kanila at magbalik loob sa Diyos. Mercy is being spared from the punishment we deserve. So you always pray, Lord, have mercy on me and my family that we will be spared from any punishment that we deserve. But please, Lord, grant us your grace that we may enjoy the gifts we do not deserve. That is grace. Grace is enjoying the gifts we do not deserve. That's the prayer. You don't pray that people become what you want them to be. The prayer is that I become the person I ought to be, and I pray that my children, your children, will become the person they ought to be. Lahat may pinagdadaanan. Lahat may pinagdadaanan. Kung hindi ako nasaksak, magiging pari ba ako? Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, hindi. Kaya ang panalangin ko, huwag niya ipagdadasal na masaksak kayo. Di ba? Bago kayo tumino, di ba, no? Nasigawan ako ng Diyos eh. Nasigawan ako ng Diyos. Joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Kaya pag ikaw ay nakakaranas ng hirap, sakit, sama ng loob, problema,
sumisigaw ang Diyos sa iyo. Ay baka sumisigaw ang Diyos sa akin sa maraming pamamaraan, eh ako talaga makinig, hindi sinaksak ako. Ano po? At dahil ikaw ay nakahiga lang ganun, paralyze ka kalahati, wala kang magawa kundi manatili dyan. O di, makinig, di po ba, no? Kanya-kanyang kwento yan. Kanya-kanyang kwento. I think that's the only reason why did God allow this to happen. Philosophy, as I've said, is understanding what happened. Spirituality is finding God in your experience. Ano gusto mo sabihin, Lord? Ano gusto mo sabihin? Philosophy is understanding, oh, may cancer ako. Paano ito gagaling? Ano pwede kong gawin? Spirituality is, Lord, anong gusto mo mangyari? What do you want me to do with my cancer? Hello? Naintindihan niyo po ba ako? To journey again is to be attentive, to be intelligent, reasonable, and responsible. May nagbibilang to. And lastly, the third obligation is to serve the poor. To serve the poor. Pope Francis said, I distrust charity that costs nothing and doesn't hurt. Ay, ganda nun, ano? I distrust charity that costs nothing and doesn't hurt. Because generosity is not about how much you have given, but how little you have kept for yourselves. Mother Teresa of Calcutta have said this, anything that you give that you do not need is a decent way of throwing things away. Kahit gaano kamahal ang iyong ibinigay, pero hindi mo naman yan talaga kailangan, tinatapon mo yan. Dinonate mo nga lang para mas magandang pakinggan. To serve the poor, again, you feed the hungry, you give drink to the thirsty, you clothe the naked, welcome strangers, visit the sick, visit those who are in prison, bury the dead. Bury the dead. Simple lang yun, pero yun ang patakaran. Again, you worship God by keeping Sabbath holy, celebrating the sacraments, keeping the commandments. You preach the gospel by living your life well. Our goal, my dear brothers and sisters, is not to live long, but to live well. Our goal is not to live long, but to live well. That is the glory of God. For man to be fully alive. Live well. The glory of God is for man to be fully alive. And to serve the poor, you must feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, welcome strangers, visit the sick, visit those who are in prison, bury the dead. Baka hindi pa kayo nakakapunta sa mga jail natin. Ay, naku, Father, nakakatakot. Magandang harapin mo ngayon takot. Kasi pagdating ng araw, ikaw nakakulong. Mabuti kung yung pagkakakulungan mo may ligtas. Baka mainit, di po ba? Ano? Bumibisita kami sa mental hospital
Anong tawag natin sa mental hospital? Center for? Mental health. Ano po? Para masakit kasi pakinggan yung mental hospital. Ano po? Mental health. Dinadala po namin yung aming mga seminarista doon. Ano po? Para ma-feel nila. Ano? That they will be at home. Hindi nila, iba sa kanila, may sayad. Ano po? Ay, nung nandun kami, pinapaliwanan ng doktor yung iba't ibang klase ng sakit. Kung sino yung okay lang na palakad-lakad, basta ganyan. Pero may mga may sakit na nakakulong. Kasi violente. Alam mo? So, hindi sila talaga pwedeng violente sila. They're inside the cell. And they cannot be even with other patient. They have to be alone because they are very violent. So, pinapaliwanag ng doktor, ito po mga kasong ito, ganyan, 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 ganyan. Habang naglalakad kami, sabi ng isang pasyente, shh! Syempre, Pilipino tayo, di po ba? No? Pag may sumisit-sit, lilingon tayo. Kasama ko yung doktor. Sabi ng doktor, bakit? Sabi ba naman ng pasyente, anong problema nyo? Di. Isipin mo, yung may sayad na tanong kung ano may problema. Baka mukhang may problema kami. Sabi, bakit mo tinatanong? Sabi ng pasyente, ba't kayo nakakulong? Ay di, sabi ng doktor, ba't mo sinabing nakakulong kami? Sabi niya, kasi nasa loob kayo ng rehas. Alam mo, talino noon. May sayad pero matalino. Bakit? Ang pagitan namin rehas. So, pag tiningnan niya kami, kami yung nasa loob ng rehas. Hindi ko makalimutan yun. Malaya akong naglalakad, baka nakakulong ako. Baka siya nakakulong, pero malaya siya. Ay, pag-isipan niyo yun. Oh, pag-isipan nyo yun. You might be free to roam around, but you are a captive with your own fears. Abo, di po ba, no? Kaya misa magandang patulan yung mga yan. Nagdudulot ng katalinuhan niya. Di ba? Be attentive, di ba, no? How can you imagine a person you thought merong mental deficiency could ask those questions? Be attentive. Be attentive. But be intelligent. Because you can only make reflections out of intelligent mind. Of course, be reasonable so that you can be responsible. We are in a journey. We have three obligations: to worship God, to preach the gospel, and serve the poor. Nakakaintindihan po ba tayo? Maliwanag po ba yung flow ng thought? Ha! Tinuna. Pwede na ba yon? Ha? Pwede na? I-check pa nga. Grabe. Ha? Anong oras ang misa? 6. Open forum. Ha? Ano? Oh, no? In closing, I want to use the words of St. John of the Cross. St. John of the Cross says, in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given.
at the end of your life, in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question, how much money you have? Where you have been? Oh, nakarating ako sa Europe. What titles you receive, your gain? Oh, doctor ako. Hindi tatanong ng Diyos yan. Ang tanong lang ng Diyos ay, how much love you have given? That's why Mother Teresa of Calcutta have been saying this, we are not called, or we are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Sa Tagalog, mas maganda yun. Sa takip silim ng ating buhay, sa bawat pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos magkanong pera meron ka, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot, kundi gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Maliwanag po ba? Everything will be measured in love. Because life is all about relationships. Title ng libro yun. Maliwanag po? Meron pong tanong? Huwag niyong pipilitin. Kung wala naman kayo tatanong, huwag niyong pilitin. Meron po ba tanong? Ate Samsi. Father, thank you so much. Palakpakan naman natin. Ayun. Ayun.